Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo. At panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan natin, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na ng maayos at handa ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. At kinakailangan, syempre, kabisaduhin mo ang ating sayaw. Naintindihan mo ba? Okay, so dahil naintindihan mo na, simulan na nating sumayaw. So ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay mag-ulat. Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tinanapin at pakiramdaman ang panahon kaibigan. Maalaw ba o maulan? Pagpapalaman
pumasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu, dalawamput isa, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, dalawamput apat, dalawamput lima, dalawamput anim, dalawamput pito, dalawamput walo, dalawamput siyam, tatlumpu, tatlumput isa, tatlumput dalawa, tatlumput tatlo, tatlumput apat, tatlumput lima, tatlumput anim, tatlumput pito, tatlumput walo, tatlumput siyam, apat na po, apat na put isa, apat na put dalawa, apat na put tatlo, apat na put apat, apat na put lima, apat na put anim, apat na put pito, apat na put walo, apat na put siyam, limampu. Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng isa hanggang limampu. Ayan mga bata, nagawa na natin ang ating mga daily routine. Ngayon naman ay ihanda mo ang iyong sarili sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Para sa ating balik-aral ngayon mga bata, ay maipapakita akong mga larawan at tutukuyin ninyo kung sino ang miyembro ng pamilya ang nasa larawan. Maaari mo bang pangalanan kung sino ang tinuturo ko? Mahusay! Siya ay si Ate. Ito naman mga bata, sino naman siya sa ating pamilya? Ano ang tawag natin sa kanya? Lakasan mo nga! Tama! Siya naman ay si Tatay. Mahusay! Ito naman mga bata, sino ang tinuturo ni teacher? Sino siya sa ating pamilya? Ano ang tawag natin sa kanya? Lakasan mo nga! Tama, siya naman ay si Kuya. Ito mga bata, sino naman siya? Ano ang tawag mo sa kanya? Lakasan mo nga! Tama, siya naman ay si Nanay. Mahusay at alam na alam ninyo
ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sa araw naman na ito mga bata, ay aalamin natin kung ano ba ang mga tungkulin ng bawat kasapi o miyembro na ating pamilya. Ikaw, ano ba ang yung mga dapat mong ginagawa sa inyong tahanan o yung mga dapat niyong gawin na magkakapatid? At syempre, si nanay at si tatay, ano yung mga gawain nila o duty nila o responsibilidad nila sa inyong pamilya? Sino nga siya mga bata? Anong tawag natin sa kanya? Tama, siya ay si tatay. Ngayon, ano ba yung mga tungkulin na dapat niyang ginagawa sa atin? Unang-una, siya dapat ang nagtatrabaho sa pamilya. Siya ang tinatawag natin na provider o haligi ng pamilya. Ang lahat ng desisyon ay nanggagaling sa kanya. Siya din ang gumagawa ng mga pagkukumpuni sa bahay, yung mga nasisirang upuan, katulad ng nasa larawan. Siya rin ang gumagawa ng sirang bubong o di kaya ang mga sirang plug ng electricity o kuryente. Kung kayo naman ay may sasakyan, siya din ang nagiging mekaniko nito. Kapag nasira, siya ang nag-aayos. Katulong niya ang iyong kapatid na lalaki o si kuya. Kapag may mga nasisirang gamit, siya rin ang kumukumpuni. Siya ang nag-aayos ng mga gawaing panglalaki sa ating tahanan. Nagkukumpuni ng lababo, nagkukumpuni ng tubo. Tungkulin din ng tatay na magturo sa kanyang mga anak at alagaan ang mga ito, lalo na kapag si nanay ay hindi pwede o hindi siya available o merong gagawin na ibang bagay. Tungkulin din ng tatay na pumalili sa pag-aalaga sa atin. Ano-ano naman ang tungkulin ng isang ina? Ang ating ina ang tinatawag nating ilaw ng tahanan. Siya ang gumagawa ng budget para sa pangangailangan ng mga anak at ng buong pamilya. Ang mga nanay ang nagluluto para sa buong pamilya. Ang mga nanay din ang nag-aalaga sa mga anak nila kung ito ay may sakit. Ang mga nanay din ang pinakaunang guro ng mga bata. Sila ay nagtuturo kung paano magbasa at magbilang ang mga anak nila at tinuturuan din nila ng mga gawaing bahay. Ano naman ang tungkulin ng nakakatandang kapatid o tinatawag nating ate? Unang-una, ang ating ate, siya yung nagiging assistant o umaalalay kay nanay sa mga gawain. Siya ang tumutulong o nag-a-assist kay nanay sa tuwing si nanay ay magluluto ng mga pagkain. Siya din ang nag-aalaga sa kanyang bunsong kapatid kapag si nanay ay mayroong ginagawa. Tumutulong din ang ate sa pamamalansya at sa paglalaba. Tinutulungan din niya si nanay sa paghuhugas ng plato at paghahanda ng pagkain. Si kuya naman, ano ang mga tungkulin niya sa tahanan o sa ating pamilya? Si kuya ang tumutulong sa ama o kay tatay sa mga mabibigat na gawain na hindi kayang gawin ni ate.
Siya ang tinatawag nating assistant o kanang kamay ni tatay. Tumutulong siya kay tatay sa paglilinis ng kanilang sasakyan, kung may sasakyan man. At kung hindi pwede si ate sa pag-aalaga ng kanyang kapatid, ay nag-aalaga din si kuya ng kanilang bunsong kapatid. Lalo na kung wala naman silang ate o kapatid na babae sa kanilang pamilya. Si kuya ang mag-aalaga kay bunso. Si kuya naman ay tumutulong din kay tatay sa paggawa ng bahay ng alagang hayop nila. Si kuya din ay tumutulong kay nanay sa paglalampaso ng sahig. Kapag si nanay ay dumadating sa galing pamimili, si kuya ang nagbubuhat o tumutulong kay nanay upang buhatin ang kanyang mga pinamili, lalo na kung ito ay mabigat. At tumutulong din si kuya sa paglalaba kay nanay. Maaari din tumulong si kuya sa pagluluto katulong ni nanay. Katulad ng sinabi ni teacher kanina, lalo na kapag ang pamilya ninyo ay walang ate o wala kayong ate sa inyong pamilya, wala kayong kapatid na babae. Si at si kuya ang nagiging assistant ni nanay. Tinuturuan din ni nanay si kuya na maghugas ng plato. At katulong ni ate, kung meron kayong ate sa inyong pamilya, ay inaalagaan nilang dalawa ang bunsong kapatid nila. Kung hindi maaaring mag-alaga si nanay, ay pwede silang humalili sa pag-aalaga sa kanilang bunsong kapatid. Ang bunsong anak ang tinaguri ang tagapagpasaya ng pamilya o siya yung nagbibigay ng ligaya o saya sa buong pamilya. Siya ang center of the family. Binibigyan niya ng kasiyahan si nanay at tatay, gayon din ang kanyang mga kapatid. At ano naman ang tanging tungkulin ng ating bunsong anak o bunsong kapatid? Maaari na rin tumulong ang mga bunso nating kapatid kung kaya na nila. Kaya nilang tumulong sa mga maliliit na gawain, katulad ng pagliligpit ng kanilang mga laruan at pag-aabot ng mga maliliit na bagay na kayang-kaya nilang gawain. Ngunit kung ang inyong bunsong kapatid ay baby pa talaga, ang kaya niya lang gawin ay magpasaya ng pamilya at matulog ng matulog hanggang siya ay lumaki. Tandaan natin mga bata, ang pamilya ang pangunahing unit ng lipunan o ng pamayanan na binubuo ng ama, ina, kuya, ate at bunso. Dito nahuhubog ang kanilang sarili bilang mga tao. Ang ama ang naghahanap buhay para sa pamilya at katuwang ng ina sa pagpapalaki sa mga anak. Ang ina naman ang nag-aasikaso sa buong pamilya at katuwang din ng ama sa pagpapalaki ng mga anak nila. May mga nanay ngayon na naghahanap buhay na para tulungan ang ama sa mga gastusin, para sa mga anak at sa buong pamilya.
Si kuya naman o ang kuya ay tumutulong sa mga gawain ng tatay o ng ama at ng ina sa loob ng tahanan. Katulad ng kuya, si ate ang tumutulong sa mga gawain ng ina at ama sa loob ng bahay o sa loob ng ating tahanan. At syempre, si baby o ang bunso natin, siya naman ang tagapagpasaya at kinagigiliwan ng buong pamilya. Ngayon mga bata, ay alam na ninyo ang bawat tungkulin ng miyembro na ating pamilya. Ito ay inyong tatandaan. Ngayon mga bata, para sa ating unang gawain, maaari mo bang kuhanin ang iyong module? At hanapin mo ang pahina na nasa screen ni teacher. Hanapin mo na. Ngayon mga bata, ano ang dapat nating gawin o ano ang gagawin natin sa ating unang gawain? Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng tungkulin sa pamilya, paaralan, at pamayanan? Lagyan ng check ang tamang sagot. At X naman kung hindi dapat gawin. Bibigyan kita ng 2 minuto o 3 minuto para matapos mo ang iyong gawain. Dahil kayang-kaya mo itong gawin, ikaw ay nakinig kay teacher, hindi ba? Kayang-kaya mo na itong gawin. Ito naman mga bata ay inyong takdang aralin. Hanapin mo sa pahina ng iyong module ang nasa larawan o nasa screen ni teacher. At ano ang ating gagawin? Gupitin ang mga larawan at idikit sa karton. Pagkatapos ay lagyan ng stick sa likod ng mga larawan. Maaaring gamitin ang mga puppet sa pagsasadula ng mga kasama sa bahay. Ngayon mga bata, etong takdang aralin ninyo ay gawin ninyo agad dahil bukas ay gagamitin natin ito sa ating aralin. Patandaan nyo mga bata, gagamit kayo umuli ng gunting. Dahil dyan, kailangan ninyo ng gabay ng inyong magulang o na nakakatandang kapatid upang maiwasan natin ang aksidente. Dahil maaari kang masugatan gamit ang iyong gunting. At dahil nakinig ka sa akin, syempre bibigyan kita ng award, hindi ba? Kasi ikaw ay nakinig at inaasahan ko na naintindihan mo ang ating aralin. Kaya itong Between ay para sa iyo. Sana nagustuhan mo! Okay, ngayon mga bata, hindi ba napakadali lang ng ating aralin para sa araw na ito? Tama ba? Okay. Dahil ikaw ay nakinig at ikaw ay inunawa mo ang ating aralin, ay nakatanggap ka kay teacher ng reward ng Between o kung anong regalong ibinigay ni teacher sa'yo. Ngayon naman mga bata, di ba napakadali lang na ating aralin at natutunan mo. Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Bago man ito sa iyong pandinig o ito ay naririnig mo na. So madali lang nating ma-pick up ang ating mga bagong lesson. At dahil dyan mga bata, nakita ni teacher na ikaw, kayo ay nakinig at naintindihan ng aking itinuro sa araw na ito, si Teacher Sandy ay magpapaalam na. Okay? Pero bago ako magpaalam, may iiwanan ako sa inyo. Ito ay lagi nating tatandaan. Ang batang katulad mo ay hindi dapat nagsasabi ng hindi mo kaya. Lagi mong tatandaan, ang lagi mong sasabihin ay kaya ko ito. Ulitin mo nga. Ang batang katulad ko ay hindi dapat nagsasabi ng hindi ko kaya.
ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So, dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Magandang tatay, uwi na. Bukas na ulit ay makikita. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na mga bata. Bukas tayo ay magkikitang muli. Paalam na! Paalam na!